Dobre rano, titos, titas. Dobre rano. Ang dilim na dito sa loob namin, ginawera na ni Vladimir. Dahil maglalagay sila ng penetration para makapagpintura na ba sa labas ng aming bahay. Diyos ko, masuffocate na kami nito. Para hindi yung mga ano ba, hindi malagsikan. Ayan, na-switch off na ni Kuya Alex ang light. Medyo madilim kasi dito kanina eh. Naku, wag lang sanang masyadong mainit sa day. Hindi kami maka-open ng door at saka bintana. Paano na to? Medyo mainit na nga. Lahat ng bintana, kinabera na lahat yan. Hindi pwedeng buksan. Today lang naman, a few hours lang. Tulungan daw siya ng mga kapatid niya. Pati din dito, oh, na-cover up na yan. Ang bintana, iwan ko la baka. Nag-anong tulog pa si Philip. Baka pinawisan na si Philip ba? Balot na balot yung bahay namin eh. Bintana lang naman at saka door. La, para na kaming gilanda dito sa loob ng bahay ba? Ang aga nagising ni Vladimir para lang i-cover lahat. Yung bintana. Natagalan din siya. Umabot siguro siya ng mahigit 1 hour. Hindi ko mapakita sa inyo sa labas siguro. Magkaroon ako ng pagkakataon mamaya para maipakita ko sa inyo. Gumawa na naman ako ng honey, onion, at saka lemon. 3 days ago, walang ubo siya. Ngayon, bumalik na naman. Kaya gumawa ako ulit nito. Walang katapusang ubo. Nandito na pala yung mga kapatid niya. Nagsimula sila dito. O maririnig din naman yun ang ingay. Kaya 2 kapatid niya ang tumulong sa kanya. Yung usapan kasi nila, 7:30 in the morning. Kaya ganyan sila dito kapag usapan. Musalong yun ba? Sa oras, hindi late. Yan ang gusto ko sa kanila, on time. Kailangan ko na mag-prepare. 9 o'clock na in the morning dito. Sana dito kakain yung mga kapatid ni Vladimir ba? Kasi usually, tinatanggihan nila yung offer namin sa kanila. Feel ko, nahihiya sila sa akin ba? Nailang sila sa akin. Tapos, ganun din ako. Nailang ako sa kanila. Parang mutual ang feeling namin ba? Last time din, doon yun kay Bianan na bahay. Tinulungan nila si Mr. dito mag-build itong bahay namin. Inooferan ko sila ng pagkain. Ayaw talaga nila kumain. Umuwi sila sa kanilang bahay para doon kumain. Sabi kong ganun, nakakahiya naman kasi nag-spend sila ng oras dito sa bahay namin para lang matapos ito. Tapos walang in-return, walang bayad, wala. Yun lang sana papagkain pero ayaw Manila. Uy. Pero ang ginagawa talaga nila dito, tulungan yan sila eh. Kapag sila nangangailangan ng tulong, si Mr. yan, mag-volunteer. Oh. Kaya ngayon, sila naman tumutulong kay Mr. Kaya give and take na lang ba? Tutulungan yan sila. Mabuti na kamo, puro sila lalaki na magkakapatid. 7, puro lalaki. Ayan, diba? Madali lang yung pag-build nila ng bahay. May 3 siyang kapatid na puro engineer ang tumulong talaga sa kanya. Advantage din yun para sa amin ba na matapos ito. O diba? Unting tiis na lang. Ay sana Lord, kakain sila nang matikman nila ang aking chicken bistik. Marinate ko naman yung chicken. Hindi ko nalang sinali yung buto-buto. Baka sabihin ng kanyang mga kapatid na ano ba to? Walang budget. Advance mag-isip. Nagamit ko talaga sa pagluluto itong pinakupsan sa chicken skin at saka sa ano ba, taba ng pork, taba ng baboy at saka taba ko. Karot lang. Ang taba ko kasi hindi na natutunong eh. 1 month ako nag-exercise, nandito pa rin nakadikit. Isa ko lang dito, ganito kasi ang nakita ko sa YouTube ah. Nangungutiya ka pala ng recipe. Heto na, nakabalot ng aming mga bintana at saka door para naman ma-applyan na nila ng simento at ready na sa pag-apply ng pinto. Dito hindi pa to tapos, nandun na sila sa likuran. Ano ba to? Ay, kaya pala ito yung sabi ni Mr. Hindi pala penetration ito, simento pala. A few moments later. Ito yung hinanda ko para sa kanila, pero isa sa kapatid lang ni Mr. ang kumain dito. Yung isa umuwi, umiyak kasi yung anak niya kanina. Ang nagustuhan niya sa niluto ko, ito. Bakit daw ang aking chicken breast hindi dry? Juicy daw, masarap. Wow, perfect! Nakachamba. Hindi niya na-try yung chicken bistik. Nakita siguro niya luspad. Kulang sa
tuyo man siguro. May niluto akong pork dito. Hindi ko nilagay doon. Alam niyo kung bakit? Makunat na siya. 2 days na ito. Hindi kinain ni Vladimir. Uy, ambot. Anong gagawin ko dito? Ipakain ko to sa kanya. Uy, masayang lang to ba? Matigas. Kasi tigas ng bato. Marami pa naman ang niluto ko. Good for 2 days na namin to. Hindi lagay ko lang to lahat sa fridge. Baka masira ba? Yung panahon ngayon, mahal pa naman ang bilihin. Lahat mahal. Yung pag-ibig ng isang tao na lang ang hindi tumataas ang presyo. Pero yung sa bilihin, tumaas na. Wala nang mura. Doon ka sa mura, mapamura ka din sa quality. Tulad nitong rice na binili namin, oh. Mura lang ito, kaya buhagag. Dito din sa likuran, tapos na nilang maglagyan ng semento, so ready na ito para sa pintura. Anyway, tinanggal na namin yung takip sa bintana at sa door, and then hayaan mo namin itong matuyo. Churubis, silip ko. Hala, nanginhas naman yung bataan ni eh. Sobrang init pa naman. Chuto ba, silip ko? Aha. We're going to Coflando and Tesco. Ah, dobre. Kupit. Bayet ko. Gummy bears. Bayet ko and gummy bears. Dobre. Tignan nyo naman si Alex, murag kurek. Siya na yung katabi ni Daddy and then si Philip. Inaantok na ata to at ito yung daanan namin for today. Anyway, pupunta pa pala kami ng Tesco Sinyets. At makikita nyo naman ang aming wida for today. Medyo makulimlim. Akala ko nasa General Santos City ako. Ang ending pa pala, nandito pa rin ako sa Slovakia. Papuntang Tesco pala kami. Gahanap na naman ako ng para pang summer ba? Pero wala nga silang sale. Bagsak presyo. Wala. Ganun pa rin ang tinda nila ba? Wala mang pinagbago eh. Diyos ko. Hala. Tignan nyo ang t-shirt oh. 3 euro. Maganda ang quality niya oh. Ay, ba yan? Parang Shein na lang din eh. Baka 1 month lang ito, punit na rin. Pero okay na rin ito. Kapag nandito talaga ako sa loob ng Tesco, naghahanap ako ng mga sale. Marami nga naka-sale. Wala naman akong pambili. Ano ba yan? Wala, ang ganda ng damit, oh. Whole dress ba? Ayan, oh, pang summer talaga siya. Ito, oh. Ay, ayaw ko niyan. Ito. Hindi ito bagay sa akin. Sobrang sexy. Ito naman, manang. No? Flowers. Pang summer talaga ang dating, eh. Ito ang always kong chinicheck. Nakabili ako ng panty dito ba, Diyos ko, ilang months lang. Napunit na. Sabagay, umabot man siya ng 6 months ata yun. Not bad. Palibasa kasi si Mr. Every Night, kinakalabit niya ako. Charis. Hahanapin ko na naman yung cream sa mukha ko. Baka may stocks na dito. Dito ako always. Saan ba yung nakalagay? Ang cream. Ah, hindi pala dito. Oh, ang daming nakasale, oh. Ito ba, ginamit ko to. Nakagamit ako nito, pero yung teeth ko, hindi naman nag-white. Fake ata to eh. Dito pala nakalagay ang cream. Tignan ko kung meron. Wala. Ito yung nakalagay eh. Kahit anong hanap ko ba, wala talaga. Bayan, uy, naubusan na ako. Kunti na lang naiwan, paano na yung aking face? Konsumo ba sa aking pagmumukha? Ito ang ginagamit ko sa aking buhok ko. Maganda siya, pero nanglagas pa rin eh. Masyado pa naman siyang mahal. Maganda yan siya sa buhok, kaso hindi tumalab sa aking buhok eh. Ang nagtanong na si Mister kung ano dong dapat kong gawin para mag-stop. Dito na lang ako sa asin. Iodized salt. Ito yung ginagamit namin oh. Mura lang to eh. Magkano ba to? Wala namang presyo eh. 1 euro ata to. Ito yung always na binibili namin kay Vladimir. Ito mga ganito lang ba? Sa kanya vegetables at saka meat. Para mabali lang kami matapos sa paggrocery. Ganun ang ginagawa namin. Nandito na ako sa sasakyan namin. Nauna ako. Sinabihan ko si Vladimir na kailangan kong bumalik doon sa auto. Hindi pa kami tapos maggrocery. Hangyo ko sa iya. Kasi yung gallstone ko, umatake na naman. Nakakain kasi ako kanina ng chicken ba. Tapos yung chicken pala, niluto ko yun sa bata. Kaya ito, nitukar. So, kailangan kong kumain. Eh, uminom ako ng gamot kanina. Kailangan na talagang operahan na to. Hindi na kaya. Sobrang sakit. Kain. Eggs ito at saka potato. Ito yung Tesco dito sa Sinyets. Pero medyo malaki yung sa Trinava. Ito kasi yung pinakamalapit sa amin. 15 minutes lang by car. Mas prefer ko dito. Hindi malayo ba?
Try ko na lang ito. Oh, hindi ito ang ginagamit ko eh. L'Oreal. Pero baka maganda to. Maghanap din ako ng perfume dito. Hala, may nakita akong perfume dito. Mumurahin lang. Baka mapamura ako nito. Wow. 6 euro. Ang mahal naman. Ito yung ipabili ko kay Mr. O. Total Mother's Day naman. Hindi siya mag-say no to me. So may nakuha na ako para sa Mother's Day. Diba? Saan ka pa? Face cream at saka perfume. Bahala na si Vladimir Madalik. Eh. Ang importante, ang halaga. Tapos na kaming mag-grocery. Si Vladimir pala bumili ng bulaklak para sa kanyang mother. Kasi Mother's Day daw bukas. Oh. Kasi... Atrosim? Ah, si po bes, I'm here. Wrong grammar, mangka Alex. Uy, liwat mangka ni Mami, uy. Liwat, liwat. Nikatawag. Tumawa si Philip. Dito pa pala mag-grocery kapag may mga bata ba, magkabiba. Pinabili ko din si Daddy pala ng medication ko para sa aking gallstone. Mahulog ka, get down. I want superhero. Spider-Man. Ano? Ah, Spider-Man daw siya, tapos uuwi na siya ng Pilipinas. Tapos, titos, titas, titas, uncles, uncles, aunties, aunties. Dobre. A few moments later. Nandito na pala kami sa bahay, tapos ito yung nag-grocery namin. Apat na bags, isa dito oh. Foods na, good for 1 week lang yan. Itong aming eggs, 30 pieces yan, 1 week lang din yan. Asan ka pa? Everyday. Eggs. Kaya yung mukha ko parang itlog na rin. Ito naman yung flower para kay mother-in-law. Ito yung pinili ko para sa kanya. Hindi ko pa nakita to sa kanya eh. 3 euro yan. Magkano na yan sa atin? Diyos ko, na-convert! Mahal! Nagugupit na naman ako sa buhok ni Alex. Magre-reklamo ng aking customer. Ano, Kuya Alex to? Mainit na daw. Pika, Chia! Wala pa ko plano na putulan yung buhok pa. Igupitan siya ba? Pero siya lang nagreklamo. Ay, Putskay! Sabi pa niya sa akin. Putskay, sabi pa niya sa akin kanina. Gupitan mo na ako, Mami. Good. Hindi ko na kailangan. Rosin, Putskay! Hindi ko na siya kailangan yayain. Siya na mismo ang sabi sa akin. Na Mami. Hala, Putskay! Wait, lo! Pero, gupitan mo na ako. Good boy, nakaisip niya ba? Sinikal ko. Kuya, ito sinikal ko. Student care. Mami is kalbo. Mami is kalbo? No. Hindi kalbo? Ow! Is it ticklish? Ito lang yung customer ko. Nagkilapag yung ba? Professional pa naman to si Mami. Free lang. Pagkatapos, mapamura ka sa resulta. Nagkalisod na si Mami. Nagkalipat. Kampang-kampang, Alex ko! Sobra kasi niyang likod eh. Hirap na hirap ako sa kanya magupit pa. Ang ulo kasi ni Alex. Panay pa niya reklamo. Tatanong siya kung tapos na ba. Si Titas Titos, hands up! Ito yung gusto niya eh. Naiinitan kasi siya kapag mahaba na yung poke niya. Tapos na si Kuya, nagupitan ko na yun. Ito kay Philip na naman to. Sana hindi to umiyak. Nako, good luck to Mami Philip. Na, parang natakot na siya. Niboy sa Philip ko. Kapalubay ka ni Mami. Professional manggugupit! Ano? Bata ko. Uy, kinikilig man si Philip. Parang nagmahal ata to eh. Kinilig. Niboy sa... Mahaba na kasing buhok ni Philip ba? Ayaw daw kasi niyang ano, tumayo. Gusto niya maupo lang daw siya. Demanding itong batang to eh. Himala, hindi siya umiyak. Huwag kang umiyak ha? Kaya malapit na matapos, si Mami. Agoy, umiyak na. No, Diyos yung salo. Yung mga buhok daw, maarte talaga itong batang ito sa totoo lang. Tingnan niyo ang buhok ni Philip. Ito na yung finished product. Thank you, Lord. Hindi talaga siya umiyak. Ayan, bagong ligo yan siya. No, Philip ko. Look at Mami. Wow, be, hands up. Wow! Uy! Kan nice sa buhok! Your new hair. Be? Wow! Pekene! Little video! Good place! See you next for buyers! Buyers!